Namaste! Magandang hapon sa inyong lahat! Alas 5.40 na ngayon ng hapon, guys. Ang tagal kong nag-vlog kasi kakatapos ko lang din gumawa ng... kakatapos ko lang mag-edit ng video kanina. Even though maaga kami today, nagising kami ng mga alas 12. Tapos nag-start na ako magluto. Natapos ako mga alauna something. Pero naligo muna ako. Tapos kumain kami, nanood muna kami ng friends. And then, alas 3 something na ako naka-start mag-edit. Tapos nandito pa si Bayaw. Nahihiya naman ako mag-edit. Tapos nandito siya sa bed namin umupo. So, hindi ako nag-vlog nung nandito. Hindi ako nag-edit nung nandito siya. So, natagalan talaga ako. Pero buti na lang, 99% na yung video ko. Processing na lang. So, today guys, it's very boring guys. Wala na talaga akong maisip na gagawin. Today, gusto ko sanang gumawa ng bread. Kaso, mag-upload yung bread ko today. So, gusto ko na i-upload ko muna ito para kapag may mga suggestions kayo, ma-apply ko para sa bread ko bukas, kapag gagawa ko bukas. So, gusto ko na muna i-upload ito today. Tapos, bukas na ako gagawa ng bread. So, today, nag-vlog lang ako kasi gusto ko na may additional na naman ako na stock videos, guys. Kasi, dalawa na lang yung stock videos ko. You know, guys, wala ng energy yung nagvlog ka dito sa bahay tapos wala kang agenda, yung mga ganun. Kasi nandito lang naman ako sa bahay parati, tapos wala naman akong ibang ginagawa. Nagbe-bake lang ako, guys, kasi iwas boredom na rin, tapos para may agenda din naman ako, para ma-feel ko rin na parang productive din ako sa isang araw dito. So nagbe-bake din ako. Tapos, wala. Nung kapon hindi ako nag-vlog kasi tinatamad ako. Tapos, wala, parang nawawalan ako ng gana, guys. Pero ayoko mag-stop ng vlog. Like, gusto ko parang i-push yung pag-vlog ko kasi ito na lang yung pinagkakaabalahan ko dito aside from cooking and everything, diba? Kasi yung cooking, parati naman tayo nagluluto. So, ito na lang yung parang nafe-feel ko na may trabaho ako kasi nag-i-edit ako ng video. Yung mga ganun. Pero gusto ko rin mag-try ng ibang bagay kasi wala, minsan may mga time na wala akong ginagawa after mag-edit, yung mga ganun. Like, may mga times na wala akong ginagawa. So these days, nagtatry na lang ako na magbasa ng mga libro, tapos gumagawa ko ng book review na. Tapos gusto ko sana gumawa ng mango float. Pangalawang gawa ko na ng mango float, guys. Tapos ang dali lang maubos kasi kumakain ako after kong kumain ng pagkain. Like for example, yung brunch namin, kumakain ako ng mango float pagkatapos. Tapos sa dinner, kumakain din ako pagkatapos. So ang dali lang niya maubos. So ngayon, konti na lang yung nandun sa fridge. So kapag kakain ako noon tonight, wala na akong mango float bukas. So bene, maybe we buy some ingredients for my mango float. Yung kulang ko lang naman is yung condensed milk. Tapos yung biscuit andun na, yung cream nandun na din. Kasi nag-order kami nun. Hala, I only need condensed milk. Hayan ako, guys. Namu-board talaga ako, guys. Hindi ko talaga alam kung ano gagawin. Like, gusto kong lumabas, gusto kong pumunta sa isang cafe, tapos umupo doon, tapos magbasa ng libro, or like yung mga ganun, at least makalabas ako. Pero walang malapit na cafe dito sa amin. Like, my gosh. Gusto ko sana walking distance lang kasi may maraming mga malls dito, guys. If nakita niyo yung video ko na nakalabas ako, may like paglabas sa gate dito sa amin, nandun na yung mga maliliit na malls. Ang dami dito. Tapos ang problema, walang magandang cafe dito. May isang lugar kami na napuntahan noon, bumili kami ng cake, pero yung ambience niya, hindi siya pang chill vibes, yung mga ganun. Yung mga magaganda, malalayo din sila. Like, kailangan ko pang sumakay ng tuktok eh. Hindi naman ako papayagan nila siguro na pumunta ko ng mas malayo sa pinuntahan ko nung nakaraang araw. Or like nung last week na bumili ako ng grocery. I think hindi nila ako papayagan kapag pupunta ko sa isang lugar na sasakay na talaga ako ng tuktok papunta doon. Or auto or something. Hindi na talaga nila ako papayagan yan. Nakaka-board, guys. Nakaka-board talaga. Tapos sabi ko kay PG na labas
labas tayo this week kasi nabuboard na talaga ako dito or something. Sabi ni Bayaw na labas daw kami this weekend pero hindi ko alam, baka may ibang plano siya. Kaming tatlo or maybe magsasama siya ng mga friends niya. Like at least makalabas ako. Yung gusto ko lang naman sa paglabas guys is yung lumabas ako, pumunta ko sa cafe tapos uupo lang doon, umiinom ng kape tapos nagbabasa ng libro since wala tayong milk tea dito. Yung ganun lang yung relax ko. Yun yung mga gusto kong gawin. Or pumunta sa isang bookstore, mag-browse-browse ng libro even though hindi naman ako bibili. Yung ganun. Ay, ewan ko guys, namubird talaga ako. Tapos, nawawala na ako ng gana mag-vlog kasi wala nga akong mga agenda. Ay, ewan ko guys. Okay guys, na nag-upload pa rin yung video natin guys, yun yung wala sa ismo. So, great. So, maghubas na lang ako ng pinggan. Ay, namubird talaga ako guys. Hindi ko talaga alam ng gagawin. Go to Mikey, you want to go meet your dog? Today? Now? Yeah. You have time? It's very hot out there. Yeah, I know. You're watching the sun. You're watching the sun. Ito yung bottle guard nila guys. Meron silang ganito na bottle guard. I think bottle guard sa Pilipinas is like upo. Meron silang bilog. Pero na, like this is just difficult to peel kasi parang slippery siya tapos bilog pa siya. Ang hirap niya ang i-peel. Okay, hello guys. Alas 7 pa lang ngayon. Pero nagugutom na kami kasi maaga kami kumain kanina. Mga alauna something. So now, pagkain na kami ng hapunan. Ito yung pagkain namin. Sempal! Hindi na ako kumakain ng mga very oily na guys. Ito yung sambar natin. Char. And then, wait! Why is this so much? I'm gonna show you how you jump. Okay. It's so much, I can always take it back. If I put salt, then you will say no. Okay. And then, popper. Wait, you wanna eat this? Then, ito yung movie namin, guys. Friends. Hello, we're almost finished. Look, guys. Almost finished. We are in season 9 now. This is only season 10. Oh. There's 10? Huh? You're the one who said there's 10. I don't know. What the freak? It's 10, Mr. O. I don't know. Then season 10 is 17 also. So. 17. We're making mango shake. Okay, hello guys. Ito yung mango shake na ginawa ni PJ. And then ito na lang yung naiwan sa ating mango float. This one. Hindi ko alam how many days to guys. I think tatlong araw lang to kasi ang dami kong kinakain. Tignan niyo yung texture niya guys. Masarap naman siya guys. Nagustuhan ko siya. Even though hindi siya grahams. Pero we just make use of what we have here in India. Kasi wala tayong grahams dito. So ito lang siya. Ang lakas kong kumain ito guys. Grabe, ang dali lang yun naubos. So iinom muna ako nito. Tapos kakain ako ng mango float. Puro mangga tayo today guys. Kasi wala tayong ibang. What is it? Okay, hello guys. 7:45 na ngayon. Diba? Char. I will end this video early kasi wala talaga ako sa mood na mag-vlog guys. Like, today is a boring day. Ay, ewan ko. Wala ako sa mood. Nawawalan ako ng gana mag-vlog. Tonight, puputulin ko yung vlog early tapos magbabasa ako and then mag-i-edit.
magre-relax na muna ako. Nabu-bored talaga ako, guys. Hopefully, this week, makakalabas kami. Sabi ni PJ na, gusto niya daw i-invite yung babae na neighbor namin, yung pinuntahan namin nung nag-invite sila ng dinner. Sabi niya, gusto niya na yung babae daw i-invite ako para lumabas daw kami. Like a girl date, yung mga ganun. Pero guys, hindi ko siya marunong mag-English. And ako, konti lang yung hindi ko, guys. So, hindi naman kami magkakaintindihan. So, hindi ko alam anong gagawin. Hindi ko alam. Sinabihan ko na lang siya na huwag na lang kasi nahihiya din ako. Ayoko naman maka-disturbo yung mga ganun. Kasi may trabaho kasi siya. So, ayun ko guys. Ayoko din na wala din si PJ kasi walang magta-translate. Okay lang sana if may iba na sasama na makakapag-translate para sa akin or something, diba? So, okay lang or marunong sila mag-English. Pero, ay, ewan ko guys. Gusto kong lumabas. Pumunta sa, what is it? Sa cafe. Kaso ang layo ng cafe dito. Kailangan ko pang magtuktok. And ewan ko, ipapayagan ba nila ako na lumabas, tapos magtuktok, tapos pumunta doon sa cafe para lang magbasaan, uminom ng cafe. My God. Okay lang naman ako magstay sa bahay, guys. As long as... So, gusto ko kasi, guys, na kapag may bahay kami, gusto ko na gumawa ng area na pwede akong umupo doon, tapos magbasa ng libro, tapos may mga plants doon, yung mga ganun. Like, nice yung setup para sa pagbabasa, tapos sa pagtatrabaho, yung ganun, like sa YouTube, yung mga ganun pag-edit ng videos. So, yun sana yung gusto ko. Kaso, wala kaming area dito, diba? Tapos, ang liit dito. Tapos, kapag gagawa ko ng maliit na area sa balcony, sobrang init naman sa balcony. If sa living room, sobrang init din sa living room. Tapos, wala nang space dun. So, wala akong place na, like, dun talaga ako magbabasa, yung mga ganun. Like, hindi ko alam, guys. Like, nakakasad minsan. Kasi wala akong magawa dito eh. Kasi limited lang yung space namin. Tapos, ang init din. So, hindi talaga ako makakapag-enjoy. Like, yung gandang place lang talaga dito is yung kwarto lang talaga na ito. Kasi ito lang yung may aircon. So, dito lang talaga ako nagsistay. Parati na lang ako umuupo dito, guys. Kaming dalawa ni PJ. Sinasabihan ko na nga siya na hindi ka ba nabuboard? Ako na lang yung parating nakikita mo araw-araw. Tapos, parati na lang tayong nakaupo side by side kasi nagtatrabaho tayo or something. Nabibisi tayo sa buhay natin. Sabi niya na okay lang daw. Kasi, mas boring daw yung buhay niya kung siya lang daw mag-isa. Char! Nothing. So yes guys, yun yung plano ko na gawin sa isang bahay na paglilipatan natin in case lilipat kami. Pero hindi ko alam kasi feel ko hindi talaga kami lilipat. Like dito lang talaga kami or something. Pero konti lang kasi yung space namin. May plano sila na bilhin yung kapitbahay na bahay dito. Kaso nabili na yung bahay dito. Tapos ang mahal ng bahay dito guys. Kasi yung bahay na to, binili to ni dad noon. Mga 1 million something lang daw to yung bahay na to. Ito. Itong whole bahay na to, 1 million something. Pero ngayon guys, kapag bibilhin mo tong buong bahay na to, 25 million dito guys, sa lugar namin, 25 million. So, gusto sanang bilhin ng pamilya namin dito sa India, yung kapitbahay na bahay. Kasi, like, binibenta ka, so may nakabili na, so may bago na kaming kapitbahay. Kasi gusto sana nila na kapag mabili yun, palalakihin yung bahay. So, magiging malaki yung floor area namin. So, hindi na kami masyadong maliit dito yung bahay namin. Malaki na yung area. Kaso, walang budget talaga guys. Kasi ang mahal. Oh my gosh. Imaginin mo, 25 million. Tapos, ang liit lang ng area namin. Hindi ko kasi ma-drawing. Like, kaunti lang talaga yung space namin dito. Pero, it works na rin. Kasi nasa city naman kami. Pero, if bibili nga yung kapitbahay, ang mahal nga. Tapos, nabili na nga. So, okay lang. So, it's like, my gosh, ang mahal. Tapos yung bahay na paglilipatan namin, yun yung parang ang dami kong idea. Kasi ang laki ng space dun, guys. Ang laki ng bahay. Yung problema ko lang is yung lilinisin. Kasi ang hirap. Tapos, hindi ko alam. Parang na-awkward kasi ako nung may ibang tao na lumilinis sa sarili kong bahay. So, yung problema ko dun sa bahay na yun is ang dami ng lilinisin. Kasi malaki nga yung bahay. Pero, kapag may anak siguro kami, edi... maghanap na talaga kami ng tulong kasi hindi ko na talaga kaya yung paglilinis, yung mga ganun. Pero ayun, may kahoy kasi dun sa bahay na yun. Tapos sa labas, maganda yung space. Pwedeng lagyan dun ng mga plants. Tapos
may magandang upuan doon, tapos may lamesa para doon magpasa o doon magtrabaho kapag hindi masyadong mainit. Tapos yung space din doon sa loob ng bahay, malaki-laki. So, may bilagyan ko rin ng counting area doon na may lamesa, may magandang upuan, may magandang lamesa. Tapos may mga design-design na maganda para doon yung parang office namin. Tapos may dalawang kwarto doon. So, yung isang kwarto para sa pagtutulog at yung isang kwarto para sa anak kapag may anak na. Pero kapag wala pa, edi doon yung parang work area, yung ganun. Kaso, hindi pa kasi kami lilipat and hindi ko alam if mangyayari yun, so hindi ko alam. Kailangan ko lang gawin kung ano yung mga dapat kong gawin sa mga nandito na sa bahay. Like, hindi na ako mag-a-ask ng more kasi wala rin naman kami magagawa kasi ang liit din ng bahay dito, so. Pero okay na rin kasi nasa city kami, pero ayoko kasi ng city life kasi hindi ko alam, probinsya kasi yung sa amin. Mas gusto ko yung peaceful, yung maraming puno. Alas 10 na ngayon ng gabi and ikakat ko na sana yung vlog ko kanina kaso naghanap si Bayaw ng mango float, diba? Kanina kinain ko lahat ng mango float, so sabi ko kay PJ na halin, naubos na yung mango float, so hindi na siya makakain. So sabi ko sa kanya na mag-order tayo ng ingredients para bukas sana, kaso nag-order siya today, so dumating yung order today. Ito guys, dumating siya after few minutes lang naman to, like it's just quick. So, yung pinabili ko is isang cream. Tapos, dalawang condensed milk. So, ilalagay ko na muna to sa fridge for like maybe 1 hour. Tapos, maglalaba ako now. Or maybe maghugas ako ng pinggan. So, maybe either of those. Maghugas ng pinggan or maglalaba kasi wala na akong damit, guys. Gagawa ko ng mango float. Dalawang batch yung gagawin ko. Yung para sa akin tapos para sa in-laws ko. Kasi kumakain din sila. Even though not a lot, pero kumakain sila. So, yes, bibigyan ko sila ng isang box din. Yung box ko. Tapos maghanap ako ng box para sa sarili ko. Para may kainin din ako kapag feel ko din ng mga matatamis. Yung mga ganun. Mag-order sana kami ng ice cream today. Tapos sabi ni PJ na araw-araw na lang kasi kahapon nag-order kami ng ice cream kasi wala lang, pilang namin mag-ice cream. So, yeah. Lagay ko na muna to dito tapos lagay ko sa fridge. Ay. What is this? Something vibrating. Oh. Alarm pala, guys. Okay, akala ko wala akong agenda today pero gagawin ko lang ng mango float. Mabuti na lang para meron din akong magawa, diba? Guys, nandito na tayo sa itong chaotic kitchen. Wait, I need some fan. And then, oh, may binigay pa si PJ ng mga these days, guys. Sino mami and dad na ulit yung bumibili ng mga gulay sa amin. So, meron tayong bagong mango. See, I told him I need to use. Meron palang dalawa. Tapos itong mga ingredients. Hugasan ko naman to. Tapos ilalagay ko sa fridge. Oh, ang dami ko palang gagawin tonight. Buti na nakatapos akong mag study. So, ito. Mga hukukasin natin. Lalagay ko na muna to sa fridge. Dito ko na lang kaya sila ilagay, guys. Kasi mamaya din naman ako gagawa ng mango float. Okay, maybe dito na. Para madali lang siya maging cold, diba? Tsaka, so walang passion.
Hindi ko na ito huhugasan, guys, kasi baka maging bad pa siya, maging worse. So, baka ito lang. Lalagay ko lang ito sa fridge mamaya. Okay, lalagay ko ito sa living room, guys, kasi kapag hindi ko ito ilalagay sa living room, nangungulubot kasi yung carrots kapag dito lang siya. So, doon ko siya ilalagay sa living room. Okay guys, since marami-rami na yung lulutuin natin or gagawin natin na may luto, yung cracker, ilalagay ko na lang siya dito sa mixer para hindi na ito mahirapan. Hindi ko alam guys if kasha ba itong biscuit guys kasi ito lang yung naiwan. Tapos ito, hindi ko alam. I will just try it. Ito lang muna yung ilalagay ko. Para siyang flour. Oh my gosh, this is too much. Like, too much tin. Okay, let's do it. Ang dami ko na naman hulugasin. The videos are improving. I like the new what? New page. What page? New homepage. What homepage? YouTube homepage. What the YouTube homepage? The video homepage, which is there on Facebook. I don't get it, mister. Ang huhugasin ko, bago lang ako maghugas. Tapos naman may huhugasin naman, OMG. Ay, ito talaga yung problema ko guys. Kapag nagluluto ako or may ginagawa akong mga pagkain. Tapos ako na nga yung gumawa ng pagkain. Ako pa yung maghugas ng pinggan. My gosh, nakakapagod. Buti na lang may mga agenda tayo today guys. Kasi naboboard ako. Tapos gusto kong may ginagawa ako. Kasi nakakaboard nga minsan. Tapos na napapagod na ako na parating na ako na sa laptop. Parating na lang nag-i-edit. Like, nakakasakit sa ulo talaga. So, gusto kong may ginagawa namang iba na hindi nag-i-involve ng laptop. Kaya nagbabasa na ako ng libro these days para hindi ako ma-board. Pero minsan nabuboard pa rin ako, guys. Kasi like, yung feeling mo na nasusuffocate ka dito sa bahay kasi super boring. Or kung ibang ginagawa, paulit-ulit na lang yung mga housework mo. Ay, hewan ko na lang. Ang hirap talaga kapag hindi ka nakakalabas ng bahay. Thank you.
ito yung mango float natin. Sa freezer ko siya nilagay. Okay. So, ito yung para sa in-laws ko. And then, ito yung para sa amin dito sa taas. Yay! Carrots. Ay, I'm so tired.